Ayo, welcome to Pimp Your Foods! Isa na namang Pinoy classic, this goes crazy. Ito ang bistek, pork belly, let's go! Ako po si Tiff CD, welcome sa Pimp Your Food. Yan, tulad ng sabi ko, gagawa tayo ng Pinoy classic, ang bistek. Napakaraming version nito, ito lamang po ang aking version. Gamit ko dito ay pork, originally beef to ang bistek, kaya ito tinatawag ng iba na pork steak. Ayan, kaya pork ang gamit ko dito. Pork belly na cut. Ayan, simulan natin sa ating marinade. Meron ako ditong half cup ng soy sauce, yung masarap na soy sauce na gamitin nyo. Tapos 1 tablespoon ng liquid seasoning at 2 tablespoons ng oyster sauce. Maglalagay ako dito ng 8 to 10 pieces ng calamansi. Ayan, yung juice lang, huwag nyo isama yung buto. Mapait yan. Ayan, tapos 8 calamansi ang ginamit ko dyan, cut na natin, medyo matagal. Basta ilagay nyo yung calamansi or 10 pirasong calamansi, depende sa asim na gusto nyo. And then, maglalagay ako dito ng pepper. Pwede kayong maglagay dito ng sugar kung trip nyo. Ayan, di na ako maglalagay kasi di ko trip. Ganun lang naman yan. Then, mix natin ng mabuti. At yun nga, imamarinate natin ang ating karne. Diba? Para mas malasa. Ayan o, nilalagay ko lang dito sa Ziploc bag. Kung ano mang container ang meron kayo. Ayan, basta may takip. Kasi mamarinate yan sa ref. Overnight, dahil may oras ako yun. Ganun, 24 hours. Ayan, tapos i-massage lang natin. Make sure lang na may contact, diba, lahat ng karne natin sa ating marinade. Ayan. Pero kung wala kayong oras, pwede na yung 2 hours, diba? Pero mas okay, syempre, kung mas matagal. Ayan. Lagay ko lang yan, tapos inalis ko lang yung ibang hangin sa loob. And then, yan, lock natin. Then, lagay natin sa ref. For 24 hours na kung, kung may oras kayo, 24 hours ang gawin nyo at matitikman nyo talaga ang difference. At syempre, dahil may calamansi, mas lalong magiging tender yung meat natin. Yan, kapag matagal na nakamarinate. At yan na nga, kinabukasan. Inabutan na tayo ng kinabukasan. Mabilis lang. Non-stick pan ang gamit ko, pero naglagay pa rin ako ng konting oil kasi gusto kong maprito itong karne, itong ating pork belly. Yan, sear lang natin yan. Maghayaan natin mag-develop ng kulay. Magiging intense ang flavor kapag sinisear ang karne. Ayan, no. Tapos kapag ayan, medyo toasted na, baliktad lang natin para yung kapilang side naman ang maluto. Ayan, pritoin natin. Nasa sa inyo yan kung gaano ka-dark ang, or kung gaano katagal nyo ipiprito na gusto. Ayan, no. Ang ganda ng kulay ng ating pork belly. Ayan, kapag once seared na din yung kabilang side, pwede na natin yan hanguin. Tapos i-set aside na rin muna natin yan. Nakita nyo, nag-render na rin yan ng konting mantika o galing yan dun sa taba ng ating pork belly. Ayan, tapos pag nahango na natin yan, sunod natin yung iba pang batch. Prito natin lahat. Pero syempre, gets nyo na yan. Huwag na natin panoorin ng buo, diba? Ayan, punta na tayo sa next step. Ayan, once na sear or na prito na natin lahat ng ating karne, ayan, mag-start na tayo. Ayan, magigisa ako ng bawang dito. Originally, walang bawang ang bistek. Pero yeah, syempre, diba, nasa inyo yan. Kanya-kanya yan, yan. Once toasted na ang garlic, nilagay ko na yung sibuyas. Bali, yung sibuyas ko dito, mas sibuyas ako mag-bistek. Bali, 3 batch ang sibuyas ko sa bistek. Itong unang batch, yung sinasama ko sa gisa. Ayan, once luto na yung sibuyas, babalik ko na yung ating na-sear na karne. Ayan, nakita. Uy, diba, parang sarap na agad. Pritong, ano pa lang, naprito pa lang natin. Parang ansarap na. Diba, lalo pa kaya kapag, binrace natin sa marinade. Ayan, sinama ko lang yung juice nung pinagprituhan, and then ito yung pinagmarinadean natin. Sama natin yan dyan. Simula na tayong magpalambot. And then 1 cup ng water. Ayan. Tapos hintayin lang natin yan na kumulo. Papakuluan ko lang yan sa malakas na apoy. Ayan. Kapag kumukulo na, start na tayo mag-simmer. Lulutuin na natin yan. Papakuluan natin yan sa mahinang kulo. Hinaan ko na yung apoy. Tapos simmer lang natin hanggang sa lumambot. Ayan. After 10 minutes, pakita ko sa inyo yung itsura. Buksan mo na. Ayan, after 10 minutes, ganyan na ang ating pork belly, ang ating bistek. Ayan, haluin lang natin. Ayan, no, para naman, di ba? Ayan, para magka-contact sa sauce yung ibang karne. And then, ayan, lalagay ko na yung second batch ng sibuyas. Itong batch na to, ito yung papasipsipin ko ng marinade o ng ating sauce. Masarap kasi yun, di ba, kapag nasipsip ng sibuyas yung sauce. Naku, napakadami. Ayan. Madami talaga dapat. Dahil ang sarap niyan, sibuyas pa lang, ulam na.
Di pa malambot yung karne natin, itutuloy pa natin yan, simmer pa natin for another 10 minutes, ayan, hanggang sa lumambot yung karne at lumambot na rin yung onions na nilagay natin. Ayan, no, panalo, napakasarap, boy. Ayan, 20 minutes total ng pag-simmer, ganyan ang itsura niya. Malambot na ang karne natin, pero hindi pa tayo tapos. Ayan, dahil ayoko nang watery masyado yung sauce, hayaan ko lang yan maluto pa ng walang takip hanggang sa mag-reduce yung sauce. Yung parang yung consistency niya medyo ano na, hindi na watery, para mukha na siyang sarsa, di ba? Imbis na sabaw, hindi siya sabaw, mukha na siyang sarsa. Ayan, tinuloy ko lang iluto yan ng ano, ng walang takip. Ayan, na-reduce na, di ko alam kung gaano katagal, di ko na orasan eh. Ayan, nilagay ko na sa normal speed para makita nyo. Ayan, ganyan yung sarsa na hinahanap ko, o, di ba? At intense na din ang flavor niyan kasi yun nga, hindi na matubig. Sarap niyan sa kanin, boy. And then, ilalagay na natin ang final batch ng ating sibuyas na hindi ko napigilan na parami ilagay ko sa second batch. Kumunti na lang tuloy yung final batch. Itong final batch na to, i-steam ko na lang yan, di ba? Para naman may variation ng ating sibuyas, di ba? May sobrang lambot, tapos meron pang medyo malutong. I-steam ko lang yan sa mahinang apoy for 2 minutes yan, para naman meron pa rin siyang texture. Ayan, oh, grabe, ganun lang kadali, di ba? Ang classic na bistek pork belly. Now look at that. Syempre, mas masarap pa yan kung mas marami pa sana yung final batch ko ng sibuyas. Pero pwede na yan, grabe. Sauce pa lang, sibuyas pa lang, ulam na. Pero syempre, yung main star ng ating dish, ang ating pork belly, mapapansin nyo yan. Pag natikman nyo, kapag nag 24 hours marinate kayo, pasok na pasok ang lasa niyan at tender talaga. Masarap, malambot, promise. Pero syempre, napakaraming version ng bistek. Hindi ko sinasabing ito ang best, pero ito ang the best para sa akin. Ayan. Ito ang version ko lamang to. Ayan. At sana kung nagustuhan nyo, itry nyo, kasi sinisigurado ko sa inyo, mapaparap ka na lang sa sarap. Check the mic and make sure it sound right. Hey, bistek pork belly, taba like jelly, sa lambot at sarap, mapapa oh damn baby. This goes crazy sa mainit na kanin, damihan ng sibuyas ng madami ang kain. Basta my food, always in the mood, eating like a king as I should. Do it yourself, it's so good. Hanggang sa susunod na Pimp Your Food. Yeah. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. It sound right, boy. Yun, sana nagustuhan nyo tong episode na to. Pansin ko kasi kapag nagluluto tayo ng Pinoy Classics, medyo maraming natitrigger dyan. Tanggapin nyo na lang na marami tayong version ng pagluluto. Walang umaaway sa bistek ng mama nyo, okay? Anyways, Pimp Your Food shirt ang unang merch ng Pimp Your Food. Available na yan sa Workaholic Merch, Shopee, cash on delivery nationwide. Ayan, maraming salamat sa mga nauna nang bumili. At syempre, maraming salamat palagi sa inyo, sa mga nanonood sa Facebook. Ang Facebook page natin ay Pimp Your Food. Ayan, maraming salamat sa suporta nyo. Paki-follow ang page. At syempre, sa mga nanonood sa YouTube, ang ating YouTube channel ay Tipsy Goes Random. Malapit na tayo mag 200,000 subs. Sana mag-subscribe kayo sa aking channel. Maraming salamat sa palagi niyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay. God bless sa inyong lahat. Peace! Maglaro at manalo ng pera sa Play to Earn mobile game. Ito ang Dream Club. Madali lamang mag-download at register gamit ang iyong mobile number. Maraming laro ang pwedeng pagpilian. Masusubok mo talaga kung saan ka swerte at kung saan ka magaling. Sa halagang 100 pesos lamang ay pwedeng-pwede ka nang magsimula maglaro at manalo. Meron din free coins para sa mga first-time users. Mag-enjoy maglaro ng Lucky 9, Pusoy, Tong Eats, Baccarat, Color Game, Racing, Domino, Slot Machines at i-withdraw ang iyong mapapanalunan gamit ang iyong GCash account. Ilalagay ko ang download link ng Dream Club sa description, caption at comment section nitong video. Maglaro at manalo sa Dream Club!